Ayan guys, tayo ay namili kay Pure Gold. So ilang cart yan guys, di ko po mabilang. O, ayan, may mga tinapay pa tayo, ganyan. Ayan, so lahat-lahat po yan ay nag-worth 41,000 mahigit. Almost 42,000. Konti na lang sukli ko para sa 42,000. Ayan, so shout out sa ating mga Pure Gold stuff. Ayan. Nako po, ang dami na naman trabaho ni Mami Park at ng aking mga alipores. Ayan, ayan, ayan. Inaayos na natin. Okay, ayan na. Unloading. Ayan po ang ating mga pinamili. Binababa na ni Parrington Knight. Ayan, ayan. Sige, baba lang. Ayan. Oh, box pa more. Ayan. There's nothing Cashier. Here. Oh, diba? Kasi nga, almost 42,000. Hindi ka matakot niya, no eh. Ayan. Okay, ibaba, ibaba, ibaba ang mga bundles. Ang dami-dami na naman natin chicherya na ayusin. Pinakaunti na chicherya yan, guys. Sa totoo lang. Okay, yaw-yaw na tayo. Nakuha ko nga palang free kay Pure Gold ay 4 na pansit canton chili mansi and 50 peso load. O, diba? Ang laking bagay. Ayan, kinabukasan guys, good morning. So, today guys, ay walang supply na hanap ko sa tindahan na lang ako magsusupply. So, aayusin namin ulit yung ibang paninda na hindi namin aayos kagabi kasi napakarami pa nun. Kasi it's worth almost 42,000 and syempre medyo hapon na dumating kasi ang nangyari po sa Pure Gold, nagkamali ng bilang, so inulit ulit. So, yan ang scenario. Actually, isa yan sa reason why hanggat minsan, pag nagmamadali ako, ayokong mamili sa Pure Gold kasi nga ganon, bago ang kahera, no? Natatawa nga ako kasi alam ko parang bago yung kahera and then yun ding bagger, parang bago. Kaya tiningnan ko yung isang bagger na nagbabagger pa sa kabilang cashier. Tapos, nung tiningnan ko, ginanunan ko, sinenyasan ko ng ganon. So, ibig kong sabihin, palitan mo nga. So, yun. Tapos, nung magkamali, sabi ko, hindi ko kailangan magkamali kayo ngayon ha, please lang, nagmamadali ako, ang oras ko hinahabol ko, ganyan, susunduin ko pa yung mga bata from school, kasi ang tagal-tagal ko sa Pure Gold, tapos sabi niya, tapos nung nagkamali, sinasayin niya sana akong ganyan ng bagger, tapos sabi nga bago yung kahera, sabi ko, sinilaloko ko sila doon, todo sorry yung mga ibang superior, tapos sabi ko, inakbayan ko yung bagger, sabi ko, eh sino ba ang mali, ikaw o yung kahera, sabi niya, eh ma, malalaman po pagka nagbilang, o sige, sabihin mo sa akin ha, tapos, hindi ko na kayang maghintay kasi nga aalis na ako guys. Kaya ang nangyari is sabi ko mauuna na ako, sabi ko kay Parin tonight. Tapos sabi ko Parin tonight hintayin mo na lang. Eh si Parin tonight alas 5 may sundo. Eh mag-aalas 4:00 yata magbibilang ulit. So kahit mahintay ni Parin tonight yung pagbibilang, eh yung pagbiyahe naman patungo rito sa amin sa tindahan. So kaya ang nangyari yata, nagbilangan sila doon tapos hinintay ni Parin tonight. And then, umalis si Parin tonight para magsundo. Binalikan na lang, saka dinala sa tindahan. Kaya nakarating sa akin yung items, magsi 6 o'clock na. Eh, kasagsagan na yun ng busy. Kaya hindi na namin naharap agad-agad. Pero, tapos guys, ang sabi ni Parin tonight sa akin, yung daw shampoo na Dove ay dalawa pala. Dalawa yung bilang, kaya sobra ng bilang si Bagger. Yung Bagger po kasi, matagal na yun doon. Si Kahera ang hindi na-i-punch na dalawa pala siya. So kaya nagkamali. Hindi sila nagkatugma. So, ibig sabihin, ang mali talaga yung kahera. Kasi yung bagger, tama sa bilang. Doon sa pag-punch, ang hindi tama. Ayun. Yun ang naging problema. Pero, ininti-unti namin. No? Nag-unti-unti, tumulong na ako. And then, may natira pa nga. Ang dami pa rin natira. Tapos, ngayon naman, nagpe-prepare na akong maligo. Tumawag naman si Ate Judy. Sabi niya, Mami, yung order mo kay Ate Lourdes, i-deliver. Kasi, umorder ako kahapon, pero sabi ko, pipick upin ko ngayon doon sa bahay niya. Kasi pwede nilang dalhin. Dahil sa Santa Maria, doon sa bayan, sa pwesto nila, alas 5 nagsasara na sila. So sabi ko, masusundo ko siguro mga alas 6. At aarkilahin ko nga ulit si Parin tonight. Kasi nasa worth almost 12,000 yung babayaran. Eh hindi ko naman alam na nag-text pala si Ate Lourdes sa akin. Eh tulog ako. Tapos tinawagan pala ako sa phone, tulog din ako. Nabasa ko lang yung text nung naalimpungatan ako. And then, yun nga, diniliver doon, 9 bucks daw yon yung nahan doon. Napakarami din nung ulitpiti na yon, no, yung iaayos. Tapos sabi sa akin ni Ate Lourdes, i-Gcash ko na lang daw. So ngayon problema ko pa kung paano ako magkakaroon ng Gcash kasi wala akong Gcash.
So, i-gcash ko na lang daw yung bayad. So, yun. So, pupunta na tayo sa store. And also, tumawag ulit sa akin si Jody. Dumating daw ang promodizer ng ano, ng Malboro, ng PMFTC. Tapos, same nung girl na nagkaroon ako ng promo booth ng kay Malboro, same yung girl na, or yung promodizer na pumunta sa akin. Tapos, tumawag ako sa tindahan. Tapos, sabi ko, pakausap nga kay, ano, dun sa girl. Tapos, sabi niya, ma'am, actually po, sabi ko, ba't hindi ako nasabihan ng ahente? Kanya, hindi ma'am, actually po kasi ma'am, meron po kaming ano ngayon sa Fortune. Yun nga, yung magpapamigay ulit ng t-shirt, ipapromote yung product namin. Pero, tawag dito, ako po yung pumili po kasi sa inyo. Ayun, so diba? Dahil maganda yung ano natin, yung pag-entertain din natin at pag-accommodate natin doon sa ating promodizer, eh, ako ang pinili niya na mabigyan ulit. So, mamaya makikita natin. Kasi wala naman daw booth yata. Nakatayo lang yata sila tapos t-shirt. So, malalaman natin. So, punta na tayo sa store, no? Ayan. Diba? Isipin mo yung mga opportunities na gano'n na nabibigyan tayo. Siyempre, nakaka-proud. Kasi more na napipili ka, ibig sabihin, maganda na ang sales mo. And then, also yung, siyempre, maganda yung pakikisama natin, yung pakikitungo natin sa mga ahente, ganyan. No? So, keep ano lang. Ganun lang palagi. No? Huwag tayong magmamalaki, magtataas ng boses kasi parehas naman natin pinapakinabangan ng isa't isa. Mutual benefit naman tayo, 'di ba? Between tayong mga client at ahente. Aminin natin 'yan. Hindi katulad ng pag pumupunta tayo sa mga establishment na iba na minsan lang tayo hindi tayo araw-araw nakakabili doon. Pumupunta tayo doon or kahit regular man, pero iba pa rin yung sitwasyon ng when it comes sa meron kang ahente, supplier at saka yung relationship or yung harmonies. Yung harmony, yung ano ng between the client and the agent, no? So, iba pa rin yung gano'n na maayos ang ating pakikitungo. So, nagbubunga, di ba? So, I'm so happy lang kasi nung mga nakaraan lang, di ba, nagsisintera ako. Pero ngayon, di ba, sunod-sunod naman yung bigay na blessing ng Diyos, no? So, kapit lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Everything is temporary. Ang importante, hindi kayo titigil gagawa ng paraan kung paano nyo madidiskartehan ang dilema, ang struggles. Ganun talaga when you are grinding for your business. Talagang grabe. Kanina, pumunta ako sa kabilang kapitbahay kasi may tindahang maliit yan. May binili ako. Bumili ako shampoo. Oo, shampoo. Tapos, naubusan kasi ko. Tapos, sabi ko, uy, sale pa rin ng kape ko. Sabi ko ganyan sa niya. Ay, pumunta po ako nung nakaraan doon. Pumunta ako. Tapos sabi niya, grabe no. Sabi niya, puno-puno pala yung loob ng tindahan mo. Ang dami pala naman noon, first time kong nakapasok. Sabi ko, kayo lang eh, kasi hindi naman kayo pumapasyal basta sa tindahan. Hindi, kapag ano ngayon, pupunta ako na palagi. Pagka, kung konti lang naman kailangan ko. Kasi daw, sabi niya, siya daw, namimili every Saturday. Kaya daw, hinihintay niya ang Saturday para mamili outside. Sabi ko, just in case lang naman nakakapusing kayo, lalo ngayon, pagka meron akong sale items, ahente price lang din, i-grab nyo. Ayun, di ba? So, ganun lang, no? Happy lang. Yan. Sige, punta tayo sa store, ha? Nandito na tayo. Nakiparada tayo dun, no? Tapos nandito yung store natin. Yun. Napunta na tayo. Tingnan natin yung Fortune natin. Napili na naman daw tayo para mag-promo. Ayan guys. Sa insura. Sana yun. O, diba? Tapos na tayo guys. Shout out sa ating mga ano ba tawag sa inyo? Promodizer? O, ayan. Sosyala. Jeep kayo. Para mag-outing lang. O, ayan ang bagong pakulo. Ng ano? Fortune naman, taray. Tapos merong ano doon? Ay, may tugtog! CPR ako! Ay, may ganito. Solid dito, suwabe. may sound! Copyright! Oh, guys, pasok. yung ka-OFW natin doon, nandun. Ayan, Ning's Kitchen, guys. Ayan. Oh, ayan. Ganyan ang buhay namin dito. Oh, si Kuya. One time, guys, na-servicean ako ni Kuya. Not Kuya. One time. Ano? Oy, ito talaga ang reyna ng Willow Ben, guys. Milet! Yeah. Ang ganda ng ngiti ni Milet. Kaloka. So, guys, tingnan natin yung... Asan yung dinala nila Ate Lourdes? Ayan, guys, 9 bucks daw to, sabi ni Ate Jody. Eh, hindi, may sako. Nakasako na, guys. Ayan, ang dami. Tapos ayusin pa natin yung mga galing sa Pure Gold. No, tingnan nyo, guys, oh. Ayan ang loob. Tambak, oh. Ayan, magpipil tayo ng mga biscuits doon. No, ayan. Ayan ang ating mga ano.
Ayan. Guys, yung iba pa din naming ayusin, ayan, pinagsasasaksak na lang talaga guys, sa totoo lang, kasi hindi pa naayos. Tapos magre-refill kami ng Nestle products. Dadating si Kuya Atan ngayon. Gagawa tayo order sa Nestle. Ah, DCFE dumating na? Hindi pa dumating? Ah, DCFE, hinihintay pa namin guys, kasi may babayaran din doon, may deliver din. Ayan guys, suklay muna tayo. At walang suklay sa bahay, hindi ko alam kung nasaan. Ayan. So, kamusta kayo guys? I miss you everybody. Ayan. So, may mga nagtanong guys doon sa ano, sa ating ano, mag-shoutout tayo guys ha. Gusto ko mag-shoutout ako today. So, shoutout natin yung last two video ng Mommy Farm. Doon tayo mag-ano sa may bakit nga ba mas naisip ng mga OFW, no? Ayan, doon tayo. Na piliin ang sari-sari store. So, shoutout, nangunguna na si Ma'am Jasmine Casmed from USA, si Ate JB TV, si Ma'am Elenita Salviatera, Mariam Samaro, Peachy Molabola, ayan. Dati akong OFW din po, pag pinili kong mag for good at sari-sari store ang pinili ko, no? Si Ma'am Peachy. Shoutout po Ma'am Peachy and sa kay Ma'am Mariam, no, kay Ma'am Elenita, no, sa inyong lahat diyan, shout out, thank you for wishing me more blessings and praying for me. Thank you po. Aileen TV, ayan. Jeff Yesa, o si Loribel na 12-12 nanood ng aking vlog. Imagine that. Si Mama Lonzy, Lonzy OFW of Kuwait. Winnie S. Vlog, OFW din po to, as well as Mama Lonzy, na mga nagbabalak mag, mag sari-sari store, no, pag nag-for good na sa Pinas. Sara Librea, Mirna Lopez, ayan, si Ma'am Mirna, thank you po ha. Neverland Mini, ayan. So, maraming salamat. So, mag-shoutout din tayo guys sa yung tumaas na ang MIT, JTI Products, ng JTI Cigarettes. Mag-shoutout tayo sa mga nag-comment. Ayan, si Ma'am Helen Bosio, Ellen Pilar, ayan. So, may tanong si Ma'am Ellen Pilar. Bago natin sagutin, shoutout muna natin yung iba. Janeline Laguador, ayan. So, yun lang pala mga tatlo lang pala ang nag-comment sa akin. So, sabi ni Ma'am Ellen Pilar, hi, Mommy Park, okay lang po ba na 8 pesos ang Mighty Green at Marbles Red? Ang pagbenta ko, simula kasi nung tumaas, nawala ang tomer ko. Sana po mapansin, salamat po, God bless. Ate, medyo dandahan lang. Ayan, alam niyo po, dito kasi sa akin, nag 7 pesos na kami, kasi dati siyang nag 6 pesos, di ba? Nag 7 pesos kami. Dito, kapag ka maliliit na tindahan, 8 pesos na ang benta nila. No, and I think it's still all right. Wag lang 9, I think, kasi yung 9 pang ano na yun eh, pang Malboro talaga, no? Yan ang SRP. Pero may 10 dito na Malboro. No, yung bumibili sa atin ng nasari-sari store, no, Teng, ng ano. So, ang benta nila is 10 kapag tingi, no, ganyan. So, I think pwede naman kasi pero kung dahil sasabi mo na nga humina eh, tapos mag-eat ka pa, I think baka kaya na gawin mo na lang ding ano, SRP na 7 pesos. Maganda pa rin naman ang tubo. Kasi, eto kasi guys, yung i-advise natin dyan. Bakit kailangan mas huwag nating ipitin kapag ka dating fast moving, tapos humina. Kasi kailangan makip natin siya na fast moving. No? Nandun na nga siya sa tugatog, ika nga. No? Kung nandun na nga siya sa peak, tapos biglang babagsak pa. So, mas maganda siguro is, i-ano natin, hindi baling ika nga i-apply natin yung price skimming at saka konti tubo, ubos paninda. Diba? Mas maganda yun, mas mabilis tayong makaka-rolling. No? Lagi niyong tatandaan, huwag niyong panghihinayangan yung kita. Kasi makukompensate yan kung mas marami ang bibili sa inyo. No? Talagang yan yung discarte na ginagawa ng Mommy Park. There's no problem kung makikipagsabayan kung 8 ang kalakaran. Ang pagiging problema kasi nito, kung merong nag-7. No? Kung may nag-7, paano ka? Diba? So, mas mabuti yung huwag ka nalang makipagsabayan at meron ka pa rin namang kita kahit piliin mong magbaba. Diba? Kasi, alam naman natin ang puhunan yan eh. No? May tubo pa rin tayo kahit sumunod tayo sa SRP nila Mighty. No? So, yun lang yung advice ng Mami Park. At kahit saang product na fast moving. Kasi, iniwasan natin dito fast moving eh. Tapos, or kaya mabili eh. Tapos, humina. Kasi nga, nagtaas. Eh, nagtaas na nga, lalo pang mas mataas ang naging SRP mo, no? So I would advise Ma'am Ellen Pilar, kung gusto mo lang naman, no, nasa sayo pa rin ang decision. Kasi for me, mas sumusunod ako sa SRP kasi kung mabilis naman ang pagbebenta or pagdi-dispose ng products, no? Tulad niyan, minsan kahit medyo malayo kapag kapag bibili ng mga 4-5 piraso, eh tatakbo na sa akin kahit may dadaanan siyang ibang tindahan, ilang tindahan ang dadaanan ni Suke. Pero tatakbo sa akin, bakit? Kasi 7 ako. Malaki ang maititipid niya, no? Yung maititipid niya makabibili pa ng isa.
So, yun yun, no? Lalo ngayon na syempre, mas lalong nag-iisip kung paano, kung magtitipid ba ang isang money ni Garillo sa kanyang bisyo. So, kailangan, we can offer the best price, no? Na pwede nating mai-offer na hindi naman din tayo talong-talo. Okay? So, yun lang po yung advice ng Mami Park for today, no? Thank you very much for everyone na you still keep watching my videos. Maraming salamat po, no? So, I'm just so happy kasi maganda naman kahit paano ang tagbo ng ating store. Siyempre, no, we should always be grateful and thankful. Lagi lang magdadasal. May mga pagdadaanan tayong mga dilema. Eh, it's normal, I think, no? Eh, si Mami sanay na, no? Minsan, talaga nakakarinde. Eh, wala naman tayong magagawa, no? But, to make sure na focus tayo sa ating hanap buhay. Ito pag-aang tutuunan natin ng pansin kasi ito ang magbibigay sa atin ng ikabubuhay natin. And also, I always reminding you guys, focus to the customer, not to your competitors. Okay? Give the best service that you can give to your customers kasi they are the blood of our store. Okay? Walang sense ang lahat ng pagsisikap at ating pagpapagal kung hindi rin lang naman tayo magiging mabuti sa ating mga suki. Okay? So, bye! Fighting!